po, grade line mindset po, PC lahat po ng member ng personal collection. Andito po ako para po i-demo po ang ating mga products sa personal collection. Hello po, grade line mindset po, mga ka-PC. Ako po si MD Charbel Punacho from Arayat, Pampanga. Gusto ko pong i-demo sa inyo lahat ng mga products namin sa personal collection. Ako po ay bago pa lang po na promote na MD sa personal collection. Nais ko pong ipaliwanag sa inyo yung mga products namin sa personal collection. Dahil po tayo, lahat po tayo, nanay, so tayo lahat naglalaba, nagbuhugas ng pinggan, lahat nandito na dito sa personal collection. Lahat ng mga panggamit nyo, hindi nyo na kailangan mag-grocery para pumunta lang sa grocery. Dito po sa personal collection, kompleto na po. Basta po, magbigay lang po kayo ng valid ID, proof of billing, or barangay clearance, or picture, o kaya i-PM nyo lang po ako kung ano po yung mga available nyong requirements para po magawan po natin ng paraan kung ano po yung mga, kasi po yung iba po walang ID, kaya po hindi po sila nakakapasok dito sa personal collection kasi nagkukulang po sila ng requirements. So ako po ay nagpapasalamat po na nag-start ko pong mag-vlog sa YouTube. Sana po mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel. I-click nyo lang po yung subscribe, tapos po i-follow nyo po ako. I-click nyo po yung taas para lagi po kayo updated sa aking video. So start na po tayo. Ako po kasi, dahil ako, lahat ng gamit sa personal collection ay nandito na. Hindi ko na kailangan mag-grocery. Kape, vitamins, vitamin C. Kailangan tayo nagba-vitamin C po para po mapalakas natin ang resistensya natin sa resistensya natin. Kailangan, dahil may virus po tayo. Diba po? Yes, personal collection. Oh yes, pamilya natin to. Dahil dito sa personal collection ay tutulungan ka umasenso at tutulungan ka rin maging successful at papaano ka maging MD na mas mataas sa gusto mong makamit. Kasi po dito sa personal collection, thank you po, personal collection song, ano po kasi tayo, team song po ng personal collection yan. So, ngayon po, ako po yung nagba-vlog po dahil po, gude-demo ko po yung mga products namin sa personal collection. So, ito po ang aking mga products. Ayan po ang aking products. Kailangan po kasi, tayo po kasi dito sa personal collection, papakita ko po sa inyo resibo namin. Pag nag-member po kayo sa personal collection, wala po kayong babayaran dito. Wala po kayong babayaran. Katalog lang po ang babayaran nyo kung gusto nyo po mag-avail ng katalog. Wait lang po. Medyo masikip po kasi yung apartment ko kasi nag-apartment lang po ako. So, ito po. Ito lang po ang bibili nyo. 10 pesos lang po to. Ito po yung pang January po natin. 10 pesos lang po to. Ito po yung mga promo. Ito po. Ito pong maliit na katalog na to. Parang pliers po to. Pero 10 pesos po to. Dito po, 75% off po dito. Ito po dapat hindi natin pinapakita sa customer natin to. Kasi ito, dito tayo mahatak ng mas malaking kita. For example, ito pong blue wave natin. Ito, napakaganda nitong blue wave na to. Kahit napaka mamantika po yung mga hugasin nyo, kaya nyo pong tanggalin. Kahit po onti lang pong ilagay nyo sa bote nyo ganyan, tapos lagyan nyo lang po ng ganyan, punuin nyo po yun, maabot po siya ng isang buwan, ganyan po siya katipid. For example po, by any pour, tapos yung pinaka-lima po, 10 pesos lang, ganun po siya, tapos pwede nyo po siyang ibenta sa customer nyo ng 35 pesos. So, ang laki po ng kita nyo. Dito po tayo mahatak ng malaking kita, dito po. May less 25% na, meron pang another discount po. Ayan po, dun po tayo, kaya hindi, sorry, meron po dumadaan.
Ngayon po, hindi lang po kasi 25% po tayo sa personal collection. Maabot po tayo ng 75% off plus 25%. At saka 37 days po tayo dito. Kasi kaya po binigyan po namin kayo ng lock ng extended na due date kasi po para po pag dumating po yung due date mo, meron ka pang isang linggo na pwede kang maningil. Ganun po siya. Tapos ito po ay 20 pesos. Ito po si Coco Martin, ang aming model sa personal collection sa kasi Bossing. Ayan po. Ito po yung catalog namin na 20 pesos. Hold ano na po to? April to June, ano na po to? Medyo luma na po to, pero dalawang buwan po siya. Ayan po. Ganyan po siya. Same lang po yung ano niya, pero dito, regular price na po siya. Kaya po dito, ito po, depende po sa inyo kung ipapakita nyo po to sa customer nyo or hindi. Ganun po siya. Ganun po ang tip po sa mga gustong mag-personal collection. For example po, bibigyan ko pa po kayo ng isang tip. Meron po kasing mga dealer na meron po kasi mga ibang dealer na sabi nila hindi daw po sila nakakasingil or what or ano. Kasi po ang karamihan po diyan, ako kasi nagagawa ko rin po kasi sa sarili ko 'yan. Yung iba po kasi talaga po nagagastos po talaga. Oo po, sasabihin ko totoo po, nagagastos po talaga yung ating pang mga collection. Pero po pagdating po sa due date, kailangan po settle natin yan. Kung bakit ko po sinasabi po yun. For example po, ang due date nyo po ay is 1,000. For example lang po, 1,000 po ang due date nyo. With, for example, na po, January 5, sa Lunes. Ano ba ngayon? January 4, 1,000 ang due date mo. Kapag po due date nyo po ay 4, tapos nagbayad ka ng 5, may additional pong 5% po yan. Ipa-plus po yan ng 5%. Magiging 1,050 po siya. Ganyan po siya. For example na lang po, hindi na lang po kayo nagbayad na ng January 5. Umabot ng isang linggo. Kung ilan days po kayo na hindi nagbayad, i-add po yun ng 1%. For example, 1,050. Kunyari, isang linggo ka hindi nagbayad. O, ipa-plus po yun ng 7%. Magiging 1,123 po siya. Kung ilan days po kayo hindi nagbabayad, 1% ng 1% po kada araw yun. Diba po ang langke? Hanggang sa mawala po ang 75% discount nyo. Ganun po siya kalaki. Pero po, ang personal collection, nagbibigay po ng puhunan yan na wala kang nilalabas na pera. Wala kang nilalabas na pera, walang maano sa inyo. I-assist ka pa, may regalo ka pa. Meron po kami tinatawag sa personal collection ng welcome gift. Kumbaga, ni-welcome ka ng personal collection, may regalo ka pa para mas yung regalo mo na yun, pwede mo ibenta yun at maging pera. Kumbaga yun, ayun ang pre mo. Ako kasi, kapag nagre-recruit ako, lahat ng pre, lahat pati personal recruiter price binibigay ko. Ganun ko po kasi para sa akin na. Kaya po, minsan wala akong nakukuha ang mga pre. For example po, geto po sa personal collection po, may pagpapahalaga po dito. Kapag halimbawa po na i-demo ko lang po sa inyo kung paano po yung mga napapass due at saka kung paano po kapag medyo tumagal po yung due date nyo, meron po tayo pag po yung due date nyo ay napunta na sa agency, wala na pong wala nang penalty, pero ano po yan, pwede ka pong magkaroon ng problema kasi ano po yan agency po kasi yan So ayan, hindi ko na po muna po i-ano sa inyo. I-ano ko muna, kailangan po yung mindset mo kailangan positive. Yung mindset mo kailangan kaya ko to. Kaya nga sa timsong ng personal collection, kaya ko to. Yan. Ganyan. Kailangan kaya, hindi ka nanghihina ng loob. Ganun po siya. Ako po ay single mom. Dito po nag-apartment po kami ng mga anak ko. Dito lang po kami. Yan, dyan lang po yung bahay namin. Maliit lang po yung bahay namin. Ngayon po sa personal collection, dahil sa personal collection akala ko hindi ko ma-achieve yung lahat ng mga pangarap ko, ganyan. Hindi ko po matutupad ganyan yung mga pangarap ko kasi nag-iisa lang ako. So yan, siguro kasi mindset ko talaga kaya ko to at kakayanin ko. Ganun po kasi ako. So yan po ang aking kwento sa aking
buhay bilang isang single mom. Gusto ko po lahat ng mga single mom dyan, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Dahil po, hindi po habang buhay, nandiyan ka lang, at hindi habang buhay na dumidepende ka sa mga tao na tumutulong sa'yo. Kailangan magkaroon ka ng sarili mong paa. Kailangan magkaroon ka ng confidence sa sarili mo para ipagpatuloy mo yung buhay mo. Ganun po. Ako po kasi, dahil dito sa personal collection, malaki po ang utang na loob ko. Dahil dito, nakapagpundar po ako ng motor, sidecar, yan po yung rep. Yan, rep. Pati aircon, may aircon na po ako. At nakakabayad pa po ako ng apartment, tubig, ilaw, galing lahat yan sa personal collection. So, yan po ang aking kwento sa aking vlog. Medyo kinakabahan pa kasi first time ko lang po mag-vlog dito po sa aking YouTube channel. Gusto ko po may lahat ng mga single mom dyan magkaroon ng lakas na loob. Ayan po yung anak ko. Ayan yung anak kong pangatlo ko pong anak yan. So, ayan. Apat na po yung anak ko at hiwalay po ako sa mister ko at iisa lang po ang ama. Ayan, ganyan tayo. Ayan po tayo. So, ayan po ang aking masasabi po sa lahat ng mga gustong nawawala ng confidence sa sarili. Huwag po tayo mawala ng confidence sa sarili. Kailangan ang mindset natin, kaya ko to. Kaya ko at kakayanin ko. Ganun po siya. So, ang nais ko lang po sabihin po sa inyo, ang personal collection ay marunong po siyang mapagmahal po siya sa mga tao. Kahit onting bagay nagbibigay. For example, ang sinasabi ko po, ang personal collection po, konting bagay binibigay niya yung mga intensive po nila. Yung intensive namin, pwede ka po magkaroon ng travel, kapag medyo na-hit mo po yung goal mo, target mo, pwede ka pumunta sa ibang bansa, pwede ka pumunta sa iba-ibang lugar, na libre lang po sa personal collection at may budget pa po. Ngayon po, mayroon nga po kaming na postpone lang po. Meron po kaming Shangri-La, kasama namin sina Bossing at lahat ng mga celebrity, kasama po kami doon. Tapos meron pa po kaming, marami po kaming mga event na medyo na-stop lang po kasi dahil nga po sa COVID. Ngayon, pero po itong COVID na to, wag po natin iisipin, wag po natin i-mindset sa sarili natin na COVID, may COVID, hindi ako nakakasingil, hindi po. Wag po natin i-mindset yun. I-mindset po natin na, Lord, tulungan niyo po ako, tulungan niyo po kami na maalis po ang virus na to para po mapagpatuloy namin yung negosyo namin. Ngayon po, ipapaliwanag ko po sa inyo yung mga products namin sa personal collection. For example po, itong Glutalite Glow namin sa personal collection. Itong Glutalite Glow na po, ito po yung ginagamit ko po. Ginagamit ko po to eh. Medyo wala na po to, gamit na po to. Papa-example ko lang po sa inyo. Ang Glutalite lotion po namin ay maganda po sa mainit. Kapag halimbawa mainit po, summer po yung ano nyo, o kaya kahit hindi, maganda po siya kasi may SPF po siya. Yan. Tsaka po, ang Glutalite lotion po, kapag po ginagamit, kailangan po twice a day nyo po ginagamit to. Twice a day po. Maganda po siya sa balat. Kahit po mahugas, mabasa po yung kamay nyo, hindi po basta-basta naaalis yung amoy niya. Tsaka hindi siya malagkit sa katawan. Malamig po siya. Napakaganda niya po. Ito po, tsaka po, yung kung halimbawa, medyo nasunog yung kamay, yung balat mo, na hindi pantay. I-maintain nyo lang po gamitin ang Glutalite lotion namin sa personal collection. Kasi ito ay may AHA. Ang AHA po ay nakakabalik po ng kulay ng isang tao. Kaya ang AHA ay pipili po kayo ng lotion na may AHA. Maganda po siya. Sobra. Kaya po medyo madalang lang po itong mag-sale. Ngayon pong January, nag-sale po to. Sale po siya ngayon. Sale po siya. Dahil po, pag nag-member po kayo, makukuha nyo na lang po ito ng... dahil po dito, mayroon na po siyang discount na 75% off.
Minsan, mas meron pa po kaming booster. Araw-araw may booster po kami. Mas mababa pa dito. Kaya, malaki po ang kikitain mo dito kung maibibigay nyo po ng regular price. For example po, ang Glutalight Lotion namin ngayon ay, ang regular price nyo pa po ay 235 po. Pero ngayon, magiging 199 na lang siya. Pag niles pa po ng 25% yan, magiging 149 na lang po siya. So, ganyan po siya kaganda. May tubo ka na, may tubo ka na. Kung ibebenta mo siya ng 235, mabibenta mo siya ng 235, may tubo ka na ng 100 plus, 135. Tapos, yung 135, meron ka pa ulit ng tubo na 199, matubo ka pang 50. So, magkano na yun? Diba po, ganun siya kalaki. Kaya, ang personal collection, kung pag-aaralan nyo lang po ang personal collection, malaki po ang kikitain nyo. Nak, nak, buksan mo nga ba, elektro pa, nak? Ayan po yung anak ko. Kung iintindi nyo po, mas malaki po ang kita nyo po sa personal collection. Tapos po, ito pong glow namin, itong whitening glow po namin, pwede hindi lang po to sa balat. Hindi lang po to siya balat, pwede rin po siya sa mukha. Kasi to na-smooth po siya sa, ano po siya, smooth po siya, malambot po yung balat, ano nyo, yung mukha nyo. Pero ako hindi ko, para sa akin hindi ko ito ginagamit sa mukha ko. Pero pwede po siya sa mukha. Ang ginagamit ko po kasi sa mukha, ito. Ay, ito po. Ayan, partner niya po yan. Tsaka ito. Toner ng personal collection. Itong personal collection, kung malimbawa, mayroon kang sunog-sunog na mukha, hindi pantay ang mukha mo, yung kulay ng mukha mo, pwede nyo pong itry yan. Pwede nyo pong itry yung aming product sa personal collection. Pwede nyo po siyang, kailangan po kumpleto. Kailangan may toner ka, sabon. Ito po yung sabon niya. Ito po, yung Glutalight Facial Wash. Ayan po siya. Ayan. Kita niya po. Ayan. Mag-ano ka muna. Ito kasi maganda siya sa mukha. Ako, para sa akin, try ko kasi to. Kasi ito yung user po kasi ako ng personal collection. Kasi bago mo ibenta sa customer mo, itry mo muna sa sarili mo kung maganda ang kalalabasan. Kapag maganda, okay, go. Pag hindi, isabihin mo kung ano, mayroon ba siyang allergy. Tsaka po sa personal collection, huwag ka po basta, para sa akin ha, tip ko lang po sa mga gustong mag-dealer at gusto mong mas rumami ang customer nyo. Huwag po kayong basta-basta nagbibigay ng products sa customer nyo kung hindi naman dapat sa kanya. For example po, ang customer nyo ay medyo makinis na yung mukha niya. Medyo artistahin na yung mukha niya. Huwag niyo na po yung ano siya, ipupo siya dito sa cream. Pwede niyo na lang po ibigay sa kanya ito at saka ito. Kasi ito po, ito po para sa mga ano to eh. Kung halimbawa, lagi ka na exposed sa init or sa ano, sa alikabok, pwede rin po, ito po inirekomenda po namin kasi ito yung ginagamit ko. Lagi ko po kasi ginagamit to dahil kahit nakafocus po ako sa init, hindi po siya masakit sa balat. Kasi po meron po tayong mga nanay, manipis na po yung balat natin. Pag nainitan ka, sobra na exposed ka sa init, medyo mahapde. Ito po hindi. Hindi po siya. Napakaganda niya po sa ano, medyo sabi nga nila, "Ba't ang ganda-ganda ng mukha mo? Ito lang ginagamit ko." Tsaka yung ano sa ano, yung ito yung sa Avon. Ayan lang. Yung ito. Ito lang ginagamit ko, yung serum ng Avon. Yan. Yan. Hindi ako nawawalan niyan, tsaka ito. Yan lang ang ginagamit ko, hindi na ako nagpapa ano-anong charot-charot sa ano. Tapos ito po. Ito yung toner natin. Yan. Yan, napakaganda niyan. Sobrang ganda sa mukha niyan. Tapos, ito yung toner natin. Yan. Ay, yung cream natin. Yan. Tapos, ito yung glow natin. Sobrang, napaka, the best nito. Kaya, madalang pong mag-sale to. Kaya, kapag po nag-sale to sa personal collection, i-avail nyo na. At kapag sale, talagang kumuha po kayo na marami. Kasi, pwede nyo pong ibenta ng mas malaki. Ganun po siya. Ganun po ang mga tip ko sa mga gustong personal collection. Saka napakaganda niya. Kasi ito po, dalawa po kasi ano, lotion ng personal collection, tsaka yung isang gentong. Wala po akong stock eh. Yung ano, yung Herbs and Beauty. Mayroon din po kaming lotion na Herbs and Beauty. Ayun po, wag po kayo sa akin, para sa akin, tip ko lang po ah, hindi po ako sa, kasi hindi ko po isasabihin kung medyo
hindi ko lang po pwede sabihin yun sa inyo na may SPF yun. Wala namang SPF. Dapat po hindi kayo nagpapaaraw dun. Baka medyo masunog. Dapat po, pag nagpapaaraw po kayo or na-expose po kayo sa init, ang gamitin nyo pong lotion, yung may SPF. May SPF po. Kailangan po yung may SPF. Kasi po, kontra po to sa araw. Ganun po siya. Tapos, halimbawa, pag nag-swimming ka, pwede rin po yan. Tapos, ito po yung lotion natin na Sophia. Sobrang bango po nitong Sophia. Ayan, mabango-mabango po siya kahit nasa malayo ka na, naaamoy ka pa rin. Pero po, ito, walang SPF. Ito, gagamitin mo lang to kung hindi ka na-expose sa init, pwede mo tong gamitin. Kung nasa aircon ka, pwede mong gamitin to. Pag sa gabi, pwede mong gamitin to. Pero kung nag-expose ka sa, lagi ka nasa init or nagbabiyahe ka, lagi ka nag-deliver, huwag mong gagamitin to, bye. Ay, bye. Sorry. Sis, huwag mong gagamitin to. Kasi baka sabihin ko sa'yo na nakakaputi to, hindi naman pala. Huwag mong gagamitin to kapag na, lagi ka nasa init. Kailangan yung hindi ka naging na-expose sa init. Yung gamitin mo, yung mga may SPF. So, yan. Ito na po. Tapos po, lahat po ito do demo ko. Ito naman po ang ating Glutalite Deodorant ng personal collection. May AHA din po to. Ito po, ay lahat ng mga sinabi ko dun sa Glutalite lotion or cream or toner, ganun din po ang benefit nito. Nakakaputi, nakakabalik ng kulay. Lalo na kung, hindi po, ang personal collection po yung mga products namin, hindi lang po, iisa lang ang benefit, ang use niyan. Hindi lang pang kilikili to. Kung halimbawa, medyo nagdidilim ang kilikili mo, medyo nagdidilim ang siko mo or singit mo, pwede nyo pong i-apply to. Kasi whitening niya po to. Binabalik niya yung dati mong kulay. Ganun po siya. Kaya ito po, mas mabili po tong Glutalite Deo namin. Kaya pag nag-sale po to, mga double cards, i-avail nyo po to. Tapos kapag hindi nag-sale to sa next month, pwede nyo pong ibenta ng regular. Ganun po ang tip ko po para sa mga gustong mag-member. Tapos, ito pa po, ang ating Glutalite Soap ng personal collection. Sa katawan naman po ito. Ayun naman po ito sa mukha. Ganun po siya. Sa katawan naman po. Ito po ang Glutalite Soap namin sa personal collection. Smooth po siya. Tumatagal po siya sa balat natin. Kahit po pinagpawisan ka, nandun pa rin yung amoy ng Glutalite soap namin. Tsaka matagal po siya matunaw. Matigas po talaga siya. Sobrang tigas. Kaya po matipid. Ito po. Ngayon po, pag nag-sale po to, nakasale po to sa personal collection. Ayan po. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo. Ayan po. Terno-terno po siya. Ayan. Yung Glutalite soap po natin ay 115 po ang regular. Ngayon po, magiging ano na lang po siya. Kapag kumuha ka ng isa, ang pinakapangalawa ay 75 pesos na lang po siya. So, yan. Yan po ang personal ko, ang Glutalite lotion, Glutalite soap namin. Ganun po siya kaganda. So, yan, 75 pesos mo na lang siya makabili. Pwede mo siyang ibenta ng 115. Diba? Ang galing. Kaya po dito tayo humahatak ng malaking kita. Kaya po ang sabi po ng ibang mga dealer ko, kailangan, yung mga, pag mini-meeting ko po kasi yung mga dealer ko, pinapakita ko po sa kanila, hindi lang po tayo 25% discount. Malaki po ang discount natin sa personal. Umaabot po tayo 75% off plus 25% discount. Tapos kapag pa meron pa po kaming pinapahit na mga, for example, mag-purchase ka ng 2,500 gross, may regalo ka. Ganun po ako. Ganun po kami. Kasi yan ang tinuro sa akin ng upline ko. Kailangan, huwag kang manghihinayang sa regalo sa dealer mo kung kailangan naman ng benta. Ganun po siya. Give and take lang po yan. So, ayan po. In-explain ko na po sa inyo to. Mga sabon namin sa personal collection, napakaganda. Kasi bago po ilabas yan, ilaunch po yan sa bansa natin, tinatry muna po yan ng ibang bansa. Kaya po, tested po yan mga products natin. Tapos, ito pong skin. Sa mga sensitive po ang balat. Sa mga, halimbawa, onting ano lang. For example po, kasi dalawa po kasi to. Mayroong pink at saka yellow. Ito po. Yung, halimbawa po, for example po, yung balat mo, pag ginanon mo, alam nyo po yung nagmamark. Ayun po, kailangan po yung mga lotion mo or sabon mo, moisturizing po ang ginagamit nyo. Kailangan para po ibalik niya po yung balat nyo, yung
alaga ng balat nyo. Moisturizing po ang kailangan gamitin nyo. Para po mas gumanda po yung ano nyo, balat nyo. Ganun po siya kaganda. Tapos po, ito po, ito pa, kasi marami po tayong soap sa sabon. Ah, ito yung pinagmamalaki ng personal collection. Dalawa po to, blue at saka pink. Ang blue po, ay yung po ang blue po nito, ang benefit po yun, maganda po yun sa mga pinagpapawisan na, yung alam niyo po yung pawis na pinag, ay medyo mabaho, alam niyo po ba yan, yung pawis na malansa, ganun po, dapat po yung blue ang gamitin nyo. Ito naman po, pwede to sa bata. Parang safeguard po to. Ay, para po siyang ano, kasing ganda po siya ng safeguard. Matigas po siya, tsaka po may pang-massage po siya. Makakita nyo po dito. Mabili po to. Minsan po, nagsisale po to, umaabot na lang po siya ng 32 pesos. Minsan umaabot siya ng 35 pesos, 36, 37, pero 55 pesos po ang regular price nito. Pero pag nag-sale po to, kailangan, kung gusto mo talagang kumita ng malaki, kumuha po kayo ng mga sale. Yung mga one set, yung mga set, para po, yung for example, 4 plus 1, 20, ganun po siya. Yung pinakalima, 20 pesos na lang po siya. Ganun po siya. Tapos yung 20 pesos na yun, pwede mo ibenta ng 55 pesos. Ganun po. To. Ganun po ang mga tip ko po sa mga double cuts natin na gustong lumaki po ang income nila. Ako po kasi, ganyan po ako. Matagal na po ako, nag-start po ako nag-direct seller dito. Dating may asawa pa ako. Dati ang bahay namin kubo lang. Parang yung bahay ko bahay ng kambing. Oh, totoo po 'yan. Kasi totoo naman po, bahay ng kambing talaga kasi yung sa likuran namin kambing ng mga biyanan ko. Kaya totoo po 'yan. Tapos kubo, hihipan mo lang, babagsak na yung kubo namin. Ganun po siya. Tapos isa na po yung anak namin 'yon, yung anak ko ng panganay. So 'yan. Kuwento ko lang po ang aking buhay. Kung bago, bakit na bago ng personal collection ng aking buhay, na kung masipag ka lang dito sa personal collection, tsaka maabilidad ka, at tsaka yung mindset mo na positive talaga, yung mindset mo, kaya ko to, kahit anong trahedya yan, kahit anong virus yan, lalabanan ko yan, ganyan dapat ang mindset mo. Kung mindset mo ay negative, walang mangyayari sa buhay mo. Totoo po yan. Totoo. Dahil ako po, marami akong pinagdaanan sa buhay ko. Kaya pag ako may problema, dinadaan ko sa joke, dinadaan ko sa TikTok or what, inaaliw ko talaga yung sarili ko. Kasi once na nag-iisa na lang ako, iiyak ako. Iyakin kasi ako. Iyakin talaga ako. Kasi naisip ko kung bakit, anong sikap ko, walang halaga pala yung ginawa kong. Walang halaga yung, hindi ako pinahalagahan ng taong minahal ko. Hindi ako pinahalagahan ng pamilya ko. Hanggang sa nawatak na po. Mahaba po presensyo. Mahaba po ang istorya. So, yun. Yung may asawa pa po ako. Yung may asawa pa po. Nagsasama pa po kayo ng aking mister dati. Nagsikap po ako talaga. Sabi po ng mister ko kasi dati sweet. Mahal na mahal ko talaga yun dati. Oo, aminin ko. Mahal na mahal ko po talaga yun. Pag natutulog kami, babe. Ang tawag kasi namin babe. Charot. Babe, pag nagkaroon tayo ng trabaho, paghalaga natin, igap natin agad. Pag mayroon tayong nahanap na trabaho, i-grab natin yan, i-grab talaga natin. At talagang i-grab ko talaga. So, yun, na dahil nga isang kahit isang tuka lang kami, alam nyo ba, naranasan ko po na malimos. Na malimos talaga sa mga kapitbahay, nanghihingi ako ng bigas para lang sa mga anak ko. Sa anak ko, tsaka sa mag-ama ko talaga. Ay, namalimos talaga kami kay Ate Angie. At kung pa-shoutout kay Ate Angie, si Ate Angie Paneda. Yan ang aking best friend yun sa Kamba. Namamalimos talaga ako dyan. Lagi ako pupunta sa bahay nila, umihingi ako ng bigas, talagang nagmamakaawa ako. Ay, naku, Diyos ko Lord. Buti na lang, nakaraos po kami. Sa ngayon, hanggang sa ni-recruit ako ng pinsan ng mister ko, si Cindy Santiago. Ni-recruit ako dahil nga gusto niya ma-avail yung ano, kasi sa Ibon po, kapag nag-recruit ka, na-recruit ka, meron kang makukuhang ano, yung baonan na ganyan. Eh syempre regalo 'yun eh. Mukhang regalo po kasi yung pinsan ko na 'yon eh. Pinsan po ng Mr. Keon, pero close ko pa rin 'yan, close friend, close pinsan. Pinsan ko pa rin po 'yon kasi hindi yung Mr. ko, kami lang naman po nahiwalay, pero yung mga kamag-anak ng Mr. ko na ka-close ko talaga, hindi naman nahihiwalay kasi mababait naman po kasi sila.
at tinuring na talaga nila akong isang kamag-anak. So yun, nirecruit ako ni Cindy Santiago hanggang sa manager niya si Ma'am Evelyn Sarate. Ang aking nanay-nanayan na pinakamamahal ko, ayan, ayan, the best talaga yan. Hanggang 2002, nag-start ako sa Avon, 2006. So, dalawa na yun. 2005-2006, ayan. So, ang payat-payat ko nun. Parang hindi talaga ako kumakain. Hindi talaga ako kumakain talaga nun. Kasi, yung isang kilo, yung kalahating kilo, sasain namin, hati-hati kami tatlo. Kasi, isa palang anak namin yun. Payat ko talaga. Dumededi pa sa akin yung panganay ko. So, ayan, ginarab ko talaga yung Avon. Ay, talagang mabait ang Panginoon. Within 1 month, nakapag-ipon ako ng 15,000 sa alikansya. Kasi mahilig ako mag-alikansya. Once na nagkaroon ako ng nagkakaroon ako ng kita, araw, gabi-gabi, ano yan, tanghaling tapat. Alam niyo po ba yung isang bag na malaki? Dala-dala ko yung mga mabibigat talaga. As in, mabigat. Mga sale lang Avon yun, tsaka personal collection. Dala-dala ko yan. Ang personal collection yun dati sa sa San Fernando yun. Dinadala ko, pumunta ako sa San Fernando, kasama ko yung anak ko. San Fernando pa yun ha, San Fernando to Arayat. Pupunta ako sa personal collection, nagko-commute lang ako, dala-dala ko yung anak ko. Dumededi pa sa akin. Ganun talaga yung sakripisyo ko. So yun, hanggang sa nakaipon ako, talagang sabi ko sa mindset ko talaga, Diyos ko Lord, sabi ko, pag ako nakaipon talaga, unang-una kong bibilihin bike. Kasi kung bakit bike? Kasi ako umiikot ako eh. Alam mo yung basket? Yung basket ng nilalagay ko dun sa bike. Tapos naka-single lang ako sa bike. Dadala ko yung mga products ko hanggang sa nakaipon nga ako, bumili ako ng bike. So second hand pa yun ha. Sobrang hirap ng buhay, dala-dala ko yung init. Hanggang sa nasunog talaga yung, wala akong pakialam sa sarili ko kasi ang mindset ko, gusto ko maahon ko yung pamilya ko. Ganyan ang mindset ko. So yan. Totoo po yan. Sa mga nakakakilala po sa akin dyan, alam po nila yung pinagdaanan ko. Sa tapos po, mindset ko talaga yan. Tapos hanggang sa nakaipon na, hanggang sa nakaipon. Talaga, lahat ng mga tao sa akin talaga, lahat ng mga kumukuha, umu-order, ganyan. Tapos konting regalo, bigay. Wala, hindi kasi ako madamot na tao. Kapag hiningi sa akin, ibibigay ko. Oo po, totoo po yan sa mga nakakakilala sa akin. Konting regalo, ibibigay ko talaga. Tapos yun po, nagkaroon ako ng ipon, umutang ako ng 5-6 katilulu. Umutang ako. Siyempre, tayo, hindi ka naman makakapundar ng hindi ka manggagaling sa utang. Kasi wala ka namang capital na agad on the spot meron kang kikitain. Wala po. Kailangan mo talagang kumapit sa 5-6. So, kumuha ko ng 5-6 katilulu. Yan, hanggang sa nakaipon ako, araw-araw naguhulog ako, skwenta, 100, ganun. Maganda akong magbayad kay Ate Lulu. Alam ni Ate Lulu yan. Yung washing ko dito hanggang ngayon nandito pa, bigay ni Ate Lulu yun. Niregalo ni Ate Lulu nung Christmas party namin dati. Matagal na yan. 6 years na akong hiwalay. 6 years na akong hiwalay sa mister ko. So, 6 years na rin yan. So, yan. Excuse me po. Mike Enriquez po. Tapos po, yun. Hanggang sa napagpatuloy ko po yun, nakapagpatuyo po ako ng tindahan, at hindi lang po tindahan yun, may hollow blocks pa po yun. May naka-hollow blocks talaga yun. Tsaka, alam mo kasi yung mga tao dun sa amin, kapag nakakapundar ka na, meron ng isip na nila na inggit. Alam niyo po ba yun? Kasi kapag inggit ang umiiral sa'yo, ala. Pero, nagpatuloy pa rin ako. Patuloy pa rin ang sabi mo. Nagsasabi, hindi daw kami kumakain ng masarap. Lagi noodles na lang daw yung ulam namin. Yung anak ko, ang anak ko niyan, sobrang payat. Noodles na lang ulam namin. Hindi daw kami kumakain ng sarap. Ayun ang tumatak sa isip ko. Ayun ang tumatak sa isip ng mister ko, kami dalawa. Mister ko nagsususo yun. Dala-dala niya yung suso. Mabait yung mister ko, sobrang bait niyan. Wala akong masasabi dyan. Sobrang bait. Pero, meron talagang hindi niya kami pinahalagahan. Hindi kami pinagtatanggol. Oo, totoo yan. Hindi kami pinagtatanggol talaga. Pero sa kabaitan, wala kang masasabi dyan. Mabait sobra.
kung ano lang nga. Pero hindi ko ano, talagang may iba-iba na ano namin kasi. Marami nang ano, hindi ko na ikukwento. Marami nang nangyari sa amin na hindi ano. So ayan, talagang mahal na mahal ko pa talagang mahal, kahit nga hindi na, kahit nga ano, pag mahal mo 'yung isang tao, talagang kahit anong tsura niyan, wala eh. Ganun. Ganun po, taga syempre mahal ano pa 'yan. So nagtulungan kami ng mister ko. Siya nagsususo, ako naman nagde-deliver ako. Alam niyo po ang buhay ko noon. Ang buhay ko noon nung na may asawa pa ako, wala ay nasa isip ko kundi business. Hindi ko na napabayaan ko na 'yung mga anak ko. Yung mister ko hanggang nasa bahay na lang siya. Siya 'yung nasa nagma-manage sa bahay. Hanggang sa lumago, araw-araw nagbabiyaang aalis ako ng bahay ko alas 7, babalik ako alas 12. Naglalako ako niyan. Maglalako ng pakwan, milon, kung ano-ano. Meron akong kolong-kolong. Marami ako na ipundar. Sobra. Talagang isip ko, dahil sumatak talaga sa isip ko yung ano, yung mga nanlalait sa amin eh. Yung hindi daw kami kumakain ng masarap, hindi daw kami kumakain ng mga masustansyang pagkain kasi malnourished talaga kami. Sobra talaga, malnourished talaga. Sasabihin mong malnourished. Di ka sarili yung mga kamag-anak, yan, kung sino pa yung mismong kamag-anak, yung pa yung magda-down sa'yo, yun ang napakasakit. Ayun ang tumatak sa amin na mindset namin na sisikap kami. Balang araw, hihigitan pa namin yung ano namin. Hanggang sa nagkaroon po ako ng computer shop. Sobra. 10 ang computer shop ko, ang unit. Sarili ko po yun, ha. 10. Pinundar po namin yun. Pinundar ko talaga kasi araw-araw po talaga nagbabiyahe po kami. Nagbabiyahe mister ko. Minsan madalang lang po magbiyahe mister ko eh. Kasi siya nga po yung naka-assign sa bahay. Siya yung nag-a-assist ng bahay ng mga anak ko. Hanggang sa naging 4 na yung anak ko, ayun, nagkaroon ako ng computer shop. Ito yung bahay namin. Napatay. Alam niyo po ba yung dating bahay namin na parang kambing? Ngayon, na napatayo namin hanggang sa lumaki, naging up and down. Oo, totoo po yan. Naging up and down ko po yung bahay ko na yon. So, ayan, na up and down ko, 10 computer po. Ito yung tindahan namin. Talagang meron pa po akong copy machine. Oo, totoo yan. Alam nila mga tao doon, may copy machine pa ako. Wala talaga akong inatupag, kundi business. Hanggang sa hindi ko na naalagaan yung mga anak ko. Kasi anak nandun yung mister ko. Hanggang sa medyo mahirap pala yung ganun. Kailangan pala hindi ka napapalapit sa mga anak mo. Lagi papa nila. Kaya makapapa yung mga anak ko eh. Kasi ako lagi na sa labas, lagi na tatrabaho. Minsan, nagtitinda akong pakwan, nag-ano ko ng sosa, Clorox, ibabagsak ko sa tindahan. Ganyan, araw. Walang ginawa ang Panginoon sa amin. Kundi, ganun ang mindset ko. Lagi nakatatak sa isip ko, pera. Gusto ko lahat ng mga pangangailangan ng pamilya ko, maibigay ko. Lahat ng gusto ng anak ko, ibigay ko. Lahat ng mga gustong pagkain ng anak ko, ibigay ko. Lahat. Gusto ko ipakita sa tao na kaya at kaya namin. Ganun po siya. Hanggang sa nagkaroon po kami ng computer shop, nagkaroon po kami ng junk shop. Opo, nagkaroon po akong junk shop. Mini junk shop. Alam niyo po ang buhay namin, yung mister ko. Puro negosyo. Umiikot sa business na utak namin, negosyo. Kapag nandun na ako, pag nasa gabi, uuwi na ako sa gabi, business. Meron kaming junk shop, may akit bababa yung mister ko. Ano niya. Kasi yung mister ko magaling mag-handle ng ano yan eh, sa junk shop. Siya yung naka-assign doon sa junk shop, sa mga bakal-bakal. Yun ang siya yung ano, nagkaroon po kaming junk shop sa likod namin. Tapos sa taas naman computer shop, tapos sari-sari store. Tapos nag-iibon pa ako, nagpa-personal collection. Hanggang manager pa po ako niyan, sumasahod pa ako niyan. Tapos po, ayan. Hanggang sa maraming ano, hanggang sa hindi rin para maganda yung lagi kang business na nawawala na yung pamilya na communication. For example, yung ano tawag dito? Yung pamilya na
Yung para mas maganda pala yung pamilya pag kumakain kayo, nag-uusap-usap kayo. Kasi kami dati, away, Diyos ko, walang maya-maya, away, away. Para naman naririndi yung utak ko. Sabi ko, Diyos ko, ano ba itong nangyayari? Ano ba itong, ano na to? Kasi bayaran ng ganyan, bayaran ng motor, bayaran ng... Tapos na po, natapos po namin yung motor namin. Bayaran ng ganyan, hanggang sa narindi yung utak ko. Tapos, mataba pa ako yun eh. Marami pa. Tapos na pa, kapag kasi lumayas ka sa, ano, pumayat ka lang sa, medyo pumayat ka lang dahil nagsusumba-sumba na ako yun. Dahil nga, pina-reduce ako ni Dr. Buwan dahil nga mataba ako sa kanin. Dahil sobrang taba ako talaga. Pina-reduce niya ako. Hanggang sa nagsumba ako na nagsumba, nag-exercise. Pumayat ako. Napagkamalan pa ako. Hanggang sa pumayat ako na, siyempre, pag pumayat ka, medyo mag-aayos-ayos ka na. Nagpa-ayos-ayos ako yun. Natuto ako mag-ayos. Ayun, napagkamalan na akong may lalaki. Ay, Diyos ko po, Ama. Pero nung time na yon, hindi ko naman lagi nung time na yon na mayroon na kami nagkakaroon na kami ng problema dahil nga sa Avon, lagi kami may event dahil nga napipili ako sa Avon nagkakaroon ako award, pumupunta kami sa ibang lugar na outing. Eh siya kasi wala si Mr. ko, wala siyang time sa ano tawag dito, yung pasyal. Wala, hindi niya ano yan. Pag birthday niyan, re-regaluhan ko pa yan. Ayaw niya. Ayaw niya yung binibili ko siyang damit. Ayaw niya talaga. Tapos, kapag binibili ko pa siya ng mga damit, magagalit pa yan. Pero kapag birthday ko, wala. Wala. Ayun ang hinanap ko sa Mr. Go, yung pag-a-appreciate niya, tsaka pagpapahalaga niya. Medyo nasasaktan ako kapag medyo ayaw niya yung hindi niya nagagalit siya kapag binibigyan ko yung regalo, ganon. Mapag-appreciate ko po kasi. Ngayon, hanggang sa nagkakaroon kami problema, ayun, hanggang sa napuno na ako, yung parang gusto kong magkaroon ng, antag dito, freedom, kalayaan, yung gusto kong maging ano yung utak ko, yung magkaroon ng, antag dito, yung isip ko, parang mapasnaw, antag sa Tagalog yung mapasnaw, gusto kong mapasnaw talaga yung utak ko, ganun po. Hanggang sa umalis po ako, kasama ko yung pinsan ko, yung kamag-anak ko sa Malabon. Ayun, hanggang sa dami ng kwento-kwento, kasi doon na may lalaki ko, Ayun, hanggang sa binenta niya lahat ng mga gamit ko, binenta niya yung computer, motor, lahat ng talagang pinaghirapan ko, sabi ko, parang nawala na ako ng gana. Pero nagbalikan pa rin po kami nyo. Tapos nung mga anim na buwan na kami, 7 buwan na yata kami. Siyempre, ako na-link ako sa ibang ano, ganun. Ganun na nangyari, nalilink na rin ako. Kasi crack na talaga yung ano namin. Ganun ang istorya. Pero ako, ganun man nangyari sa pamilya ko, kahit hindi ako taga dito sa Arayat, hindi ako umalis dito sa Arayat talaga. Hindi ako umalis dito sa Arayat, pinanindigan ko na sinabi yung mga sinasabi nilang feedback nila sa akin. Ipapakita ko na mali sila talaga. Hindi ako pabayang ina. At hindi ko, dahil broken family na ako, dahil papa ko nasa Japan, hindi ko alam kung nasaan na sila. Sana someday magkita-kita kami, pero may galit talaga. Ayun ang ayaw kong mangyari sa mga anak ko. Kaya kahit nandito ako, kahit hindi ako taga dito, kahit kulang na pakamatay ako sa mga problema, mga feedback na mga stress na binibigyan nila sa akin, hindi ako malis dito sa Arayat. Kasi nandito yung mga anak ko eh. Ganun po. Nandito talaga yung mga anak ko. Ayoko mawala sa piling ng mga anak ko. Lumapit, kahit ilayo nila ako, kahit itaboy nila ako, lalapit. Kasi nandito yung anak ko eh. Hanggang sa, sabi ko, gusto kong ibalik yung dati kong negosyo. Ay, yung pag-alis ko sa naghiwalay kami, napabayaan yung Avon ko, tsaka personal collection ko. Hanggang sa na-pass due ako. Dahil meron akong mga kaibigan na tapat, yung mga kaibigan kong best friend, yung mga bibi ko, si Bibi Che, tsaka si Ma'am Ebs. Sila yung tumulong sila. Inanin nila ako. Yung kumbaga, nasa baba na ako, inangat nila ako. Tinulungan nila ako. Sila yung... Wala man silang pera, wala man silang ano, pero yung support at saka pagmamahal nandiyan. Hindi nila ako pinabayaan. Hanggat sa
naka-grow ako. Hanggang sa naging nandito na ako sa posisyon na MD na to. Ganun sila ka best friend. Hindi mo, yun sila yung mga kaibigan ko na hindi kanya dadamayan ka talaga kahit wala silang pera. Pinautang nila ako para makabalik ako talaga dito. Tinulungan talaga nila ako. Kaya yung mga best friend ko, hindi ko ipagpapalit talaga yan sa ginto, kahit sa, ano, hindi ko talaga pagpapalit. Kasi sila yung tumulong sa akin kung paano ako magtumayo talaga, ibalik yung dati. Kasi sabi ng Ma'am Evelyn ko, yung si Mother's One, Mother's One kasi ang tawag ko doon, si Ma'am Ebs. Bibi kasi, tatlo kami. Ibalik natin yung dating Sarah. Yung, sabi, paano, sabi ko. Umutang kami. Tinulungan nila ako talaga. Hanggang sa bumalik ako dito sa business na to. Nagsikap ako. Unang-una, pumasok ako, bumalik ako dito, sabi ko, kaya ko pa kaya? Maibabalik ko pa kaya yung dating confidence ko? Ibabalik pa kaya yung mga dating tiwala ng tao na nasininira, sinira talaga sa akin? Siniraan kasi nila ako eh. Sinira talaga nila ako. Yun ang mindset kong una. Maibabalik pa ba yung dating Sarah na kaya pa ba humarap sa mga tao kahit anong feedback ng tao? Kaya ko pa ba iharap yung dating Sarah na mayroong lakas ng loob, masayahin, kaya pa ba? Pero sabi ng mindset ko, kaya mo yan. At kasi malakas talaga ang loob ko. Hanggang sa nag-start ako, dati kong manager din sa personal collection si Ma'am Judy, pero kay Ma'am Judy at kay Ma'am Judy pa rin ako. Hindi ako talaga ako nag-iba ng manager. Kasi si Ma'am Judy sa personal collection, yan yung tao na makulit, pero pahalagahan ka talaga niya, hindi ka niya iiwanan sa ere. Yan yung tao na yung mindset niya napakalawak. Wala hindi ko ma-achieve yung kalawakan ng utak ni Ma'am Judy. Hanggang sa tinulungan ako ni Ma'am Judy na ibalik yung dating Sarah. Hanggang sa ngayon, pinagmamalaki ko ba naman na dahil ang MD po kasi mahirap talagang trabahuhin, talagang papasok ka sa butas ng karayom talaga eh. Kasi araw-araw, kailangan yung goal mo, kailangan yung mga CR mo mataas. Kapag mababa ang CR mo, kahit anong marami kang recruit, tapos hindi naman nagbabayad, yung CR mo babagsak. Walang kwenta. Babalik at babalik ka pa rin sa baba. Kaya yung CR namin, yun ang mahirap talagang ano yun. Lalo na yung kasalukuyan na COVID, na lockdown talaga, talagang mahirap talaga. Kaya thank you Lord sa tulong niya, unang-una kay Lord talaga. Siya yung higit talagang tumulong sa akin kung bakit nandito ako, kung bakit nandito na-achieve ko tong posisyon na to. Kasi ang MD, isang mataas na posisyon sa personal collection. Tsaka yung MD, kailangan marami ka ng obligasyon dyan, kailangan marami ka ng i-grow na tao. Ikaw na yung pinaka taas, ikaw na yung pinaka inspirasyon nila. Ayun nga, kailangan kahit anong mura, for example, kasi may mga dealer na mahirap i-explainin, mahirap ano yun talaga, mahirap talaga, kailangan mahaba ang pasensya mo. Ako kasi ano ko eh, ganun kasi ako eh. Kaya yan ang tinuro sa akin ng upline ko, kailangan kahit anong away sa'yo ng tao, pilitin mo wag makipag-away, wag mong aawayin yung talagang yung kailangan yung pakikinig kumbaba, kahit mali na siya, kailangan ikaw pa rin ang magpakumbaba, kasi ikaw yung leader eh. Ikaw ang maging ehemplo sa tao mo. Ayun ang inano sa akin ng ano ko. Ayun ang mahirap kong talagang matutunan, kasi waray ko po eh. Mainiting ko po talagang kahit kapag inaway ko, lalabanan ko talaga eh. Ganun po kasi yung ano ko. Pero kailangan pag MD ka na, sabi ni Ma'am Judes, yung humble. Kailangan maging humble ka sa lahat. Kahit anong tira sa'yo ng tao, kahit anong paninira sa'yo ng tao, kailangan nakayuko at nakakayuko ka pa rin para tumagal ka dito sa business na to. Ganun po siya. So ayan, naikwento ko po yung buhay ko. Gusto ko po maging inspirasyon po sa mga single mom dyan. Hindi habang panahon nandiyan ka. Meron darating at darating na opportunity na kaya mo buhayin yung pamilya mo. Hindi mo kailangan ng tulong ng ex mo or pamilya ng ex mo para tulungan ka sa anak mo. Mas magandang tumulong. Alam mo po, sa totoo lang, ang dami ko na po naipundar. Meron, alam niyo po ba,
nangarap ako ng isang subdivision at binigay po sa akin. Na ngayon po, meron po ako inuhulugan na subdivision na sa Villa Arcelia. Sa sikap ko yun. Walang without voice yan, without, walang kasamang ano yan. Lahat yan, pagsisikap ko, lahat, kaya proud na proud ako, taas noo ako. Hindi ako umano sa, hindi ako kumapit, hindi ako hinayaan ng Panginoon dahil sa sobrang hirap ng buhay. Hindi niya ako hinayaan na kumapit talaga mula noon hanggang ngayon. Hindi niya ako pinabayaan na kumapit sa patalim. Hindi niya, kasi yung ibang single mom, kaya gusto ko, sana yung YouTube ko, maraming mag-subscribe. Pag ako nagkaroon na, nag-click po ang aking YouTube, unang-una ko tutulungan yung mga nawawala ng pag-asa na mga single mom. Kasi naranasan ko talaga, sobra. Naranasan ko magkaroon na 20 lang ang pera ko. Tapos may tukso. Hindi ko nasasabihin ko sino yan. May demonyo. Talagang demonyo siya. Sorry po. Hindi po ah. Hindi po totoo. Kasi tukso po talaga siya eh. Ano, yung panahon po kasi na yun, nag-apartment pa ako doon sa Kakutun. Yung panahon po na yun na pakikita, alam niya nang hirap na hirap ka dahil ano, pakikitaan ka ng makapal na pera para lang masilaw ka. Alam mo, dahil hindi ako siguro ganung babae. Sabi ko, kaya nakikita ko pa nga siya eh. Nakikita ko pa nga siya. At least taas na ako mag-ano sa kanya. Natatawa talaga ako eh. Kasi kapag ang babae, hindi ka ganun klaseng babae. Hindi mo papatulan niya kahit anong halaga pa yan. Kung kapalit lang yung katawan mo. Hindi ko gagawin yan. Kaya yung mga taong nagsasabi sa akin na lahat daw na napundar ko, galing daw sa ano. Ay, Diyos ko. Panginoon ang nakakakita sa akin kung ano yung ginawa ko. Kung anong ginawa ng pagsisikap ko. Walang bahid ng kasalanan yan. Kaya pag nakikita ko yung tao na yun, natatawa ko eh. Kapalang pera, pinakita niya ako. Dahil nga crush na crush niya daw ako, ganyan-ganyan. Yes, ganyan. Sabi ko, po, kinagalang ko po kayo. Parang tatay ko na po kayo. Tsaka hindi ko, ayoko pong mag-accept ng lalaki na wala dito sa puso ko. Pasensya na po. Magtitiis na lang po kami, hindi kumain ng anak ko. Alam nyo, nagdasal ako, pagdating ko sa apartment, umiyak ako. Sabi ko, Lord, ano ba itong nangyayari sa akin? Sabi ko, ano. Kasi, alam mo, bata pa kasi ako, nasa Bataan kami. Born again ano po kami, nag-charge kami ni Ma'am Adelina Apostol. Siya yung ano namin, siya yung si Ma'am Adelina Apostol, siya yung nag-guide sa amin sa church. Yan. Kaya siguro malapit yung puso ko dun sa taas. Malakas ako eh. Kahit mapagmura po ako, kasi ako, expression ko lang po yun, pero pag umiiyak ako, wala akong Diyos talaga yung walang imposible sa Diyos. Pag hiningi mo sa kanya yung bagay na hiningi mo, basta manatili kang mabuting tao, manatili kang ano, huwag kang gagawa ng masama, huwag kang gagawa ng hindi maganda, walang imposible. Kaya sabi ko, Lord, kapag ngayon, yung binibigyan niya, yung tukso na yun, umuwi ako sa apartment. Wala kami makain. Isang araw siguro hindi kami kumain ng anak ko. 20 lang ang pera ko. Si Sunshine ang kasama ko nun. Ayun. Hanggang sa umiyak ako. Tapos natulog kami, wala laman ang tiyan namin. Tapos yung kapitbahay namin, naawa siguro dahil hindi maano yung ano namin eh. Kapag kasi may problema ako, pinupost ko sa FB. Wala ako kasi, kaya ko na ipopost sa FB dahil nga, wala akong masabihan ng problema. Nahihiya ako sa mga kaibigan ko kasi dami ko ng utang sa kanila, ganun. Nagpost ako sa FB, nalaman ng kapitbahay ko. Wala aming bigas. Si Kuya Francis. Ayun, si Kuya Francis. Pa-shout out kay Kuya Francis, ayan. Hanggang sa, ano, ayun. Maraming beses na marami talagang
maraming mga tukso na hindi mo akalain na mangyayari. Pero alam mo, sa totoo lang, nalagpasan ko yun. Ayun yung aking pinapasalamat sa Panginoon kung bakit naging matatag akong tao. Gusto ko lang ipakita sa mga tao dyan, sa mga taong mga nanlalait, sa mga taong akala nila hindi ko kaya, ganyan. Wala. Talagang yun po ang aking yun yung pinagmamalaki ko talaga sa sarili ko. Kaya hindi ako yung tao na basta-basta masisira sa mga tao. Ayan, gusto ko lang pong ipagmalaki sa mga tao at sa mga taong nagmamaliit sa akin. Gusto ko lang pong ipasabihin sa kanila na yung taong minaliit nyo, yung taong hinusgahan nyo, mali kayo po sa pagkakaakala na hindi ko kaya. Kayo po yung naging, yung mga basher ko na yan, sila po yung naging inspirasyon ko kung bakit nagpakatatag ako. Kasi ako kasi yung taong agad umiinit ang ulo, yung tawag, pag inaway mo ko talagang lalabanan kita kasi ayoko magpatalo eh. Pero yung dalawa kong bibi, sila yung nag-ano sa akin, nagsasabi na maging kalma ka lang. Wag yung tapang mo dapat yung dinidepende mo sa ano. Kaya hanggang sa natuto ako na maging humble sa sarili ko. At inalis ko lahat ng galit sa puso ko, lahat ng mga nanlait sa akin. Ayun, kinalimutan ko sila, inalis ko yung galit sa puso ko. Galit talaga. Inalis ko talaga lahat ng mga nanlait sa akin, inalis ko. Sabi ko, pag inalis mo kasi yung galit mo sa puso mo, ma-achieve mo lahat ng mga gusto mong goal. Hindi ka makakapunta sa taas kung mayroon ka pang galit. Meron ka pang tanim ng galit sa puso mo, kailangan alisin mo lahat 'yan. Para lahat ng mga gusto mong matupad sa buhay mo, masarap ang pakiramdam na wala kang kaaway. Kung mayroong kaaway ka man ituring, choice nila 'yon. Kung hindi ka nila gusto, choice nila 'yon. Kung hindi ka nila mahal, choice nila 'yon. Basta sa sarili mo, manatili kang mabuting tao, manatili kang nakataas. Manatila kang lagi mo yung mindset mo, business mindset mo, kailangan mag-goal mo lahat ng mga lahat ng gusto mong matupad. Ignore mo lahat yung mga toxic sa buhay mo, kasi kapag yung mga toxic na yan at pinatulan mo, wala kayong mapatutunguhan kundi away, diba? So ayan, aking nakikwento ko po sa inyo yung buhay ko. Gusto ko lang po lahat ng mga single mom dyan. Kaya gusto ko po mag-vlog. Gusto ko pong, kasi wala po, ako kasi yung tao na matulungin. Pag, tawag dito, hindi ko na kasi agad, pag natumulong ako, hindi ko na agad po post, hindi ko ginawa yun. Lord na lang ang bahala sa kanila. Gusto ko, kaya ako pumasok po sa YouTube. Pumasok po ako sa vlog na to. Gusto ko, kasi may nakikita ako ng mga nagba-vlog na umaasenso sila. Sana po mag-click. At una pa, isi-share ko po talaga to. Yung 50%, for example, 100%, yung 50%, itatabi ko talaga sa mga anak yung 50%, isi-share ko talaga. Isi-share ko talaga sa mga single mom na yung mga single mom na nawawala ng pag-asa, yung mga single mom na pumapasok sa maduming paraan
Yung hindi ko po ano ha, hindi kasi natin sila masisisi. Pero ako, wag sasabihin ko po sa inyo yung mga ganyan tao. Please, wag niyo pong gawin 'yan kasi pag once na ginawa mo 'yan sa buhay mo at pumasok ka sa ganyang trabaho, sasabihin ko po sa inyo. Hindi ko po ako sa nagmamalis. Hindi po ako perfectong tao. Pero po hindi ko po pinasok, hindi ko talaga pumasok sa patalim. Nag-accept man ako ng lalaki, minahal ko po 'yun at nasa puso ko talaga. Wala pong pera-pera. Huwag niyo pong i-ano niya po talaga 'yan. Marami kasi akong kilala na mga single mom na pumapasok talaga sa patalim para lang kumita, pera-pera. Huwag po, nako, Diyos ko. May anak niyo pa pong babae. Huwag niyo gagawin sa buhay niyan. Ayan po ang gusto kong tumulong. Tumulong talaga. Kaya gusto ko po, nagbablog po akong ganito. Gusto ko pong tumulong talaga sa kapwa ko na single mom. Ngayong pumapasok sila, gusto ko yung 50% i-share ko po talaga sa mga ano. Bibigyan ko po sila ng business na kailangan i-grab nila yung business na yon para hindi na nila gawin yung mga bagay na hindi dapat. Kasi pag ginawa mo yung bagay na yon at pumasok ka sa trabaho na ganun, kahit anong angat mo, totoo po yan, marami po kasi nakita, kahit anong angat mo sa buhay, kahit anong kayod mo sa buhay, basahan ka pa rin kung tignan ng tao. Totoo po yan. Ako nga, wala akong ginagawa. Nagtatrabaho ako ng marangal, nagtatrabaho ako ng maayos. Pero ang feedback sa akin ng mga tao, dahil porket may tattoo daw ako, kasi siga ko pa yung ano, kasi lahat ng hugot ko sa buhay, nilagay ko talaga sa katawan ko eh. Kumbaga, gusto ko maging astig. Talagang matapang, anong ko tawag dito kasi ako eh, yung warrior talaga ako, warrior. Yung lagi talaga ako nakikipag-away. Pag may narinig akong kabilang side na inano ako, susugurin ko yan. Walang sabi-sabi, susugurin ko talaga yan. Kasi hindi siya, mali yung sinasabi. Talagang mapang-away talaga ako. Ano ako yung waray. Talagang wala akong inuurungan kahit sino ka pang mataas ka. Talagang lalabanan kita. Ganun ang ugali ko dati. Pero nung pumasok ako dito sa personal collection, unang-una nagturo sa akin maging humble. Si Ma'am Judy, tsaka si Ma'am Eve, si Cherry, yan, mga bibi ko. Sila yung unang-unang nagagalit sa akin kapag may kaaway na ako, talagang may ano ako, chat-chat nila ako, aawayin nila ako, ganyan. Ayun, hanggang sa natuto ako, ngayon nga, may nang-aaway, may naano sa akin, sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako, maging ano, pigilan niyo ako. Mga ganun ako eh, pigilan, kasi ano ako, mainitin talaga ulo ko eh. Nananapak talaga ako kahit sinong lalaki sasapakin ko. Ganun po ako dati. Yung puso ko, napaka puro galit. Lahat ng mga nang ginawa sa akin ng panlalait tsaka pang dadown, parang lahat naipon yan. Parang lahat gusto ko awayin, dutertihin, yung mga ganun. Ganun talaga yung mindset ko dati. Matapang. Pero nga ngayon, nang pumasok ko dito, natuto talaga ako maging humble. Paunti-unti, hindi pa actually lahat 100% hindi pa. Tinuturuan ko talaga 'yung sarili ko maging humble. Yung pasensya talaga. Gusto ko kasi kailangan kasi pag 'yun tinuro nga sa akin pag naging mataas ka na, kailangan mindset mo kailangan unawain mo 'yung mga tao mo. Kailangan kahit pagod na pagod ka, 'wag mo ipapakita sa tao na pagod ka. Ganun siya. Kaya yun tinuro sa akin ni Ma'am Judes. Ayan, tinuturo niya sa akin yan. Pag halimbawa talaga, ano po talaga ako, warrior ko po talaga. Kaya ayan po ang gusto kong matutunan. Pero hanggang sa awa naman ng Diyos, medyo napag-aaralan ko na po talaga. Ayun. Kasi pero po, sa pakikisama po, talagang hindi kita iiwanan. Kung iintindihin nyo lang po talaga akong mabait ako sa mabait. So, ihigit ako pa yung bait mo. Ganun ako. Hindi ako madamot na tao kahit anong hingin mo sa akin. Kapag kaya ko, ibibigay ko. Ganyan po ang ugali ko. So, ayan po yung sinasabi ko sa inyo, kinukwento ko po yung buhay ko. Kaya po, hindi yung mga nagpe-personal collection dyan, wag po yung mindset nyo kapag sinabi nyo, ay ate, wala po akong panghulog.
hindi ako nakasingil. Hindi po. Huwag nyo po i-mindset po yung ganun. I-mindset nyo, kailangan, sa negosyo po, kailangan po dyan may puhunan. Totoo po yan. Hindi ka pwedeng pumasok sa negosyo na wala kang puhunan. May puhunan po kung gusto mo talagang mag-grow ang negosyo mo. Kasi once po, nang sinasabi ko nga po sa inyo, pag na-pass due po kayo, 1,000, for example, 1,000 po yung due date nyo sa Lunes, na-pass due ka na ng Martes, hindi ka nagbayad, 1,050 na po ang babayaran nyo. Tapos po, kapag hindi ka nagbayad ng isang linggo, yung 1,050 po na yun, 1% ng 1%, hanggang sa umabot po ng 1,125. 1,1, tama ba? 1,050, i-plus nyo ng 7%. Kung ilang araw po yung hindi kayo nagbayad, 1% po yun. I-plus nyo yung 7% kung isang linggo. O, 1,123 ang magiging babayaran nyo. Kapag umabot po ng 8 days ang hindi kayo nagbayad. Ganun po siya. Talaga sa mawala po yung 75% discount nyo. Malaki po ang discount dito sa PC. Yun po ngayon kinukwento ko po sa inyo. So, ayan po. Na gusto ko lang po maging inspirasyon po sa inyo. Gusto ko lang po maging inspirasyon sa inyo yung mga nawawala ng pag-asa. Kung ang problema nyo ay wala lang kayong ako po, marami akong problema. Pero yung problema mo, yung sa problema ko, kung i-compare mo, wala yan sa problema ko. Pero ako, pag may problema po ako, inaalo ko talaga yung sarili ko. Nagti-TikTok ako, ganyan. Ayoko pong maisip sa talaga. Gusto ko marami akong kausap. Pag nag-iisa kasi ako, umiiyak ako. Iyakin kasi ako. Iniisip ko kung bakit ganyan buhay ko, ganyan. Ganyan siya. Pero so, ayan. Ayan po sinasabi ko sa inyo, kapag pumasok po kayo sa personal collection, hindi na kayo mag-grocery. Nandito na po lahat. Lahat nandito na. Wala na po kayong hihilingin dyan. Wala na, andyan na lahat. Wala na po kayong i-grocery, nandyan na lahat. Vitamins, lotion, perfume, gamit sa mga panlaban, nandyan na. Lahat nandyan na. So, ayan po ang sinasabi ko po sa inyo. Dinemo ko na po sa inyo lahat. Tapos po, itong mga lotion natin, ayan, dinemo ko na po sa inyo kanina yan. Tapos, ito po, yung Glutalight Glow natin, yung Glutalight Glow natin,